Mahaba ang tuka, maliit ang ilong, dilaw ang mata at maliit ang pangangatawan. Yan na ata ang katangian ng kalapating tinatawag na Netoy. Pero bakit tinatawag na Netoy ang isang kalapati kapag pangit ang itsura nito? At racing naman kapag maganda ang itsura pero nakakapagtaka na wala namang singsing. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga basehan kung bakit tinatawag na Netoy at racing ang isang kalapati. Dati kasi, sa pagpili ng kalapating ikakarera, ikinoconsider lang yung laki ng ilong, ikli ng tuka, ganda ng kulay ng mata at syempre haba ng pakpak. Bonus na lang pagkakaiba ang kulay ng kalapati na gustong piliin. At dahil sa gawaing yun, nadap na din ng ibang tao na kapag maganda ang itsura ng ibon, ito ay nangangahulugan na racing at Netoy naman kapag pangit ang itsura. Dahil sa social media gaya ng Facebook, marami nang naging Facebook group para sa mga nag-aalaga ng kalapati at may iba na nagtatanong doon na kung okay na ba yung alaga nila o nabili nilang kalapati at may iba na nagko-comment na Netoy kapag hindi magandang itsura. Kaya dahil doon parang naging basehan na ng ibang fancier ang itsura ng ibon. Pero buti na lang ngayon, ang nagiging basehan na ay ang performance, hindi na nakabase ang mga fancier sa itsura kundi sa kakayahan na ng ibon. Nag-research ako sa internet ng mga ibon na sinasabing Netoy at meron akong nalaman. Ang domestic pigeons at feral pigeons, ito ang mga info na nakuha ko. The domestic pigeon is a pigeon subspecies that was derived from the rock dove, also called the rock pigeon. The rock pigeon is the world's oldest domesticated bird. Feral pigeons, also called city doves, city pigeons, or street pigeons, are pigeons that are derived from the domestic pigeons that have returned to the wild. The domestic pigeon was originally bred from the wild rock dove, which naturally inhabits sea cliffs and mountains. The domestic and feral pigeons are all the same species and will readily interbreed. Ang pagkakaiba lang siguro ng dalawa ay ang tirahan. Sa city nakatira ang feral pigeons at sa wild naman ang mga domestic pigeons. Dahil doon may mga ibang tao na nakakahuli sa kanila at ipinapares sa ibang lahi ng kalapati. At dahil doon nasabing Netoy ang kinalabasang ibon dahil hindi maganda ang kinalabasang itsura nito. Yan ang aking maikling paliwanag sa mga sinasabing Netoy na kalapati. Trivia lang mga kaaro, alam nyo ba na may kalapati na mukhang Netoy na nagligtas ng 194 na tao mula sa giyera? Ilalagay ko na lang ang link sa description para mapanood nyo kung paano siya naging tagapagligtas. At bumisita na din kayo sa ating Facebook page at Facebook group. Salamat sa panonood, happy flying! At shoutout din kina... Bago po matapos ang video na ito, gusto ko lang pong suportahan niyo ang YouTube channel ni Kaaro Izeya na Izeya's Lop TV. Salamat po!